Good morning mga ka-agritipids, time check 5:30. Kanina pa tayo dito, pero naglilinis na tayo ng kulungan, nakapakain na rin natin. Ito pala yung ginawa natin kahapon para may higaan at may pahingaan tayo dito. At yung pag may bisita tayo, mga kukuha may upuan. Ayan, mukhang matibay naman kahit bagsak natin. Ayan o, oh, yung pagkagawa natin dito. Yan yung ginawa natin. Ayan. O, medyo matibay. Okay, makagre. Ganyan lang pagkagawa natin. Medyo okay naman. At least may upuan na tayo ngayon. May patungan. Kailangan natin. Check natin itong mga upuan natin. Do yan. Yung mga piggy natin dito. Yan, nakakain na sila. Mamaya, ligo na lang. Pwede natin paliguan mga yan. Kasi sobrang init ng katawan. Lalo ang mga inahin natin dahil galaw ng galaw. Ayan. Ayan. Kalinis na ako. Nandun na yung mga biik. Mamaya isusunod natin yung mga biik. Bali, ang ginagamit natin pang hugas at pang paligo at linalagyan din natin ng konti yung walo. Ito na. Ayan. Ito, yung isang timba, dalawang ganyan lang. Linalagyan natin kasi medyo marami na. Ayan. Ito, nandun pa rin yung linagay natin dito na insect repellent. Ayan, mabisa. Ayan. Kaya yung amoy nito, ayawan ng insekto, mga kagre. Ayaw nila pumasok. Kung makuan nyo lang, inaamoy ko para talagang kuan, makuan yung amoy niya. Pero okay lang sa mga alaga. Ayan, yung panghugas natin. Ito yung pambanlaw natin mamaya. At paliguan natin itong inahin natin. Ayan, umuusok yung katawan niya, mga kagre. Ayan. Lagay natin dito. Ayan. At isprehan natin. Linisan na natin para walang makaporma na bakterya, virus, all purpose kasi ito mga kagre. Virus at saka yung mga langaw, lamok, kung ano man yan na manananggal sa gabi at umaga, tanghali, tsik-tsik, ayan. Nalinisan na natin kanina dito. Ayan. Maganda itong may pressurized na panglinis. Kasi nai-sprayhan din natin ito. Ayan, kakapitan ng mga labok. Ayan, para lalabas sila. Ayan. Malaki na yung mga biit natin. Baka may ipilos na dyan. Try natin magtimbang mamaya ulit. Yung nasa ipilos na, pwede na natin iwalay pagkatapos natin i-vitamin pa. May program pa tayo. After 15 days na nakuhan sila or 14 days, magbibigay pa tayo ng B-complex sa kanila, vitamin at liver extract yung ginagamit natin para tuloy-tuloy ang paglaki nila, mga kagre, walang delay. At yung kinakain nila ay binibide at pinapakain natin mga dahon-dahon ay absorb ng katawan nila, mga kagre, walang tapon. Ayan, hugas natin. Padali, ayan. Ito na. Susunod natin mamaya yung isa at saka mga buik. Mainit ang panahon, mga kagre. Iba na talaga ang panahon. Kaya kung balak natin mag-alaga, kung wala pa tayong pang-budget sa mga kulungan at pang-alaga, sa balak nyong patatayuan, magtanim na kayo, mga kagre, ng punong kahoy, yung mabibilis lumaki. O kahit yung kan na lang, saging ang una kasi yan pinapakinabangan ng mga baboy. Lalo kung nagtatae yung baboy nyo, kung hindi maiwasan stress sila, nagtatae, basang tae, pakain nyo lang kasi mataas yung potassium content ng ang saging, mga kaagri. Alam naman natin yan, potassium ay nakakapagpatigas. Ibig sabihin kahit sa tao nakakapagpatigas ng dumi ng tao, mga kaagri, pati rin sa hayop, pati rin sa halaman, mga kaagri. Ayan yung status nila. Mamaya palugin natin mga yan. Malilinis na sila, mga kaagri. Wala nang kumakapit na mga insekto dahil yung ginagamit nating all-purpose na formula number 4 natin, all-purpose dishwashing liquid. Tapos, ang pinahid ko naman kagabi, yung dahon ng Acapulco natin, mga kaagri. Yung Andalasi, para sa mga sugat, kung may punggus man o galis
sa kanilang katawan, yun naman ang trabaho ng akapulo ko, mga agri. At mapait din, hindi rin dinapuan ng experiment ko din kagabihan, hindi ko lang na video yung mga nandito. Pati itong inahin, akapulo ko yung naipahe dyan kasi ang daming lamok. Okay rin, mga agri, yung formula natin na yon na experiment number 5 na yun, mga agri. Okay, mga agri, saging, magtanim ng saging, ipil-ipil kung gusto nyo malibre sa pamurga. Ito, betel nut. May betel nut tayo dito pero nahihirapan kasi malalaki na yung mga nara natin at nyuk. Makagre, wala tayong space. Yan, pamurgang mga yan. Kahit sa mga, basta sa livestock, malalakas mga yan. Yung ipil-ipil, gustong-gusto nila, appetite. Magtanim tayo ng kangkong, kamote, malunggay. Isang pinaka-importante at madre de agua, mabilis lang palakihin. Agre. Kaya ito, ayun, mga kaagri, yung ibang tips natin, magtanim na kayo para may lilim yung kwan nyo, hindi mabigla. Kasi may hirap palakihin yung mga baboy natin kung sobrang init sa loob ng kulungan, mga kaagri. Ayaw nilang kumain. Palaging hinihingal, stress na stress. Kaya importante yung lilim sa ngayon kasi iba na yung climate, mga kaagri. Kahit wala yung sikat ng araw, may init, mga kaagri. Ayan, naglinis na tayo sa walo. Mamaya, isasara na natin. Ito pala, meron niyang takip sa labas. Yun yung binubuksan ko lang para ma-drain. Madaling init. Tapos, kunin ko lang yung dumi. I-actual natin sa susunod. Pakita ko sa inyo. Tapos, bago blagyan ng tubig, mga agri. Ayan. Yung tubig natin, lilagayin natin dyan. Hinahaluan na rin natin ng ng all-purpose natin. Yung disinfectant at with insect repellent. Para kahit napupunta yung mga beak dyan, may maapakan nila yung mga kung may tubig, madi-disinfect sila, makagri. Walang makakakon na bakterya. Ayan. Okay, makagri. Yun ang tips natin. Magtanim na kayo. At marami pa tayong ibabahagi, makagri. Huwag lang magsawang manood sa ating konting videos, vlog. Kahit hindi niyo ako nakikita, at least may importante may natutunan, makagri. Sharing is caring. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH, mga ka-agri. Kung sa tingin natin ay may napupulot tayong aral, mga ka-agri. Mamaya i-actual natin ang mga yon, yung ipakain natin isa-isa na, yung para i-actual natin sa mga biik. Makikita nyo kung paano sila kumain ng ipil-ipil. Marami kasi akong tinanim dyan, yung diskarte ko noon, basta nagtanim lang ano ko nagtanim, kasi tumigil tayo ng pagbababoy dahil sobrang naging 60 ang live weight, mga kaagri, noon. At ngayon nakabalik tayo, marami na tayong alternatives na ipapakain. Makakatipid na tayo sa PIDS, may support na tayo sa PIDS at medisina, mga kaagri. Okay, mga kaagri, at noon na lang, sa susunod ulit, magandang buhay sa ating lahat. Mamaya iikutan naman natin itong corn natin. Palayan, mga kaagri. Caring is caring. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, mga kaagri, ngayon ay tapos na tayo naglinis. At ito ngayon ang papakain natin sa kanila. Ayan, hugasan natin yung mga kinukuha nating mga dahon. Huwag pakampante. Hugasan din natin, mga kaagri. Ito ang papakain natin. Kung alam nyo to, marami kong tinanim dyan sa gilid. Kaya, ang gaganda. Ito, masustansya rin ito, dahon ng kangkong. Makagri, ito yung bibigay natin kasi natapos na tayo naglinis. At nandito sila. Yan, nakaligo na rin sila kasi mainit yung katawan nila. Yan, pakain natin, makagri. Yan. Ganyan, makagri, ang ginagawa natin, ang daily routine nila, gi-exercise yun. Lalabas na yun, yun. Wow, yun. Gusto rin kumain, yun. Ganun lang ang kwan nila. Tapos babalik, ayun pa, may isa. Bumalik doon. Yung babae, yun. Ayan, tatakaw nila. Ayan, habang nagpa-practice sila para maaga tayong kwan. Malalaki na yung iba dyan. Kagaya nito. Timbang tayo mamaya, baka may kwan na dyan, 8 kilos. Pwede na natin tanggalin sa 25 days. Sika 21 days kasi nila ngayon. Sa 25 pwede na natin tanggalin yung sobrang laki na. Kasi hirap na yung mga inahin natin. Para
makahabol yung iba, maka-agree. Lalo doon sa nauna. Buti dito, halos parehas yung mga anak nila, yung sampo. Ayan. Yung pinaligo natin, yun. Pinanglinis din natin, maka-agree. Yung disinfectant with insect repellent na formula number 4 natin. Balikan nyo lang yung video. Yun yung tinimpla natin. At meron akong mas matapang pa, mas maganda na i-share. Formula number 5 yung tinimpla ko kahapon, pero wala pa siyang na-imix na hindi ko pa in-upload, mga kagre. Wala pa akong na-imix na insect repellent, mga kagre. Ayan. Ayan. Binarahan nung inahin yung pintuan nung isa. Ipunta natin dito. Kasi hindi makalakad, oh. Tinakpan ng inahin yan. At least may time na magpahinga ang mga inahin natin kasi pagod dyan, puyat. Lalo't nag-aagawan na ang mga biik natin sa dede. Ang iingay nila. May umiiyak, ganun. Ang nangyayari sa kanila. Ayan, oh. May kumakain ng pins, may kumakain ng dahon. Yan, sarap sa kanila. Yung panlasa nila yan, kangkong at kamote. Maka-agree. Ayan. Mamayang tanghali naman tayo magpakain ng malunggay kasi nandun sa sabing irrigation kinanim natin, may dahon pa dun. At nasa bahay yung pinakamarami. Naubos na natin yung nandito. Pero nagdagdag tayo ng tanim, maka-agree. Yan. Okay, ito, pahinga ang ating inahin. Yan. Pumunta sila kanina dito, bumalik. Dito tayo nagpaligo. At yan para double purpose. Tapos lininisan natin yung kulungan doon. Yung playing ground nila. At yan yung mga tae nila. Ganda. Parang tae ng kambing. Yung buo-buo na may maliliit. May bilog-bilog. O yan, biro mo yan. Biruin nyo yan, mga kagre. Pagod na pagod ang ating mga inahin. Puyat ang mga yan, lalo't nag-aagawan ng dede. Ayun, o, oh. Galing niya. Bibili tayo ng pre-starter na mamaya. Ayan, kasi yan, naubos na yung booster natin, plus hinaluan ko ng lactation feeds. Ayan, yung nandyan sa semento na yan, napakain na, napagre. Ayun yung booster. Halos, mas gusto nila dun. May heart pitch na. Ayan, practicein natin ang pre-starter para mas maganda pa. Kasi may milk yun. Para masuportahan natin yung pag nawawala na yung gatas ng inahin. Makagri. Ayan, dyan tayo makakatipid, makagri. Kailangan may alternative tayo pang support. Lalo kung kulang tayo sa budget, may magagano, nagpatining tayo, super excited. Pagdating ng malalaki na, nakasa growing stage na, tatakaw ng mga alaga natin, naubusan tayo ng budget at nahihiya naman tayong umutang sa pinagkukunan natin ng pitch or ang isang dahilan ayaw nating isya pang kita yung sa interest. Siyempre may interest yan pag umutang kayo ng pitch, kaya yan ang alternative. Gawin nating parang normal lang ang buhay ng ating mga alaga, parang native lang, mga Philippine native, para mas matibay sila. Kung binigyan natin ng normal na pamumuhay, hindi natin pinahirapan, sinasakal ating mga alaga, ay mabilis lumaki, hindi stress, maka-agree. Ayan. Tignan nyo kung paano sila, magalaw sila. At anong oras pa lang nagpaligo na tayo, kasi mainit naman ang panahon, at makakuan naman sila, malalakas, maka-agree, okay lang. Kasi makikita naman natin na walang nagpapagilid na nakahiga lang dyan, hindi gumagalaw, makagri. Ayan, nag-i-exercise na nila habang kumakain at natutuyo na rin yung kanilang pagkatapos nila mamaya pag napagod na, hihiga na lang, matutulog. Sakto naman na makapahinga ang ating inahin, mamaya yan magpapadede na yan. Kasi ito, hindi naman pwede na hindi madede kasi ito titigas itong dede niya. Pag hindi na dede yan, hindi rin maganda. Parang mapapanis, maka-agree. Ayan. Kaya ipadede rin natin para hindi titigil yung dede ng inahin, maka-agree. Ayan. Pero kung
pintuan na yan kasi nakabukas na ang mga pintuan dyan. Ayan. I-improve natin sa susunod kaya nung sinabi ko. Ito, ibababa natin to para hindi sila nahihirapan tumatalon. At gagawa tayo ng walo dito. Ayan. Mga kwan, pag naharap ko, mga 2 days pa siguro or sa Sabado, gagawin ko na yung nandito. Pag-rewalo nila. Para masanay na sila dyan pumupo. Okay mga ka-agri. Sharing is caring. At iikot na ako sa ating palayan. Tignan ko ang status ng ating palayan. Kung ano na, kung umiipekto na yung linagay nating abono na 4600 top dress at muriate of potash 0060. Ang K, ganun din yung saging, yung K potassium, mataas ang potassium content, ganun din sa palay. Kaya naglalagay tayo ng sa top dress ng mataas na muriate of potash para pampatigas, para sa butil, paghubog ng butil, resistant siya, patitigas yung ating kwan, hindi basta-basta kapitan ng mga peste, puntahan ng peste. Okay mga agri, here is caring. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-share na rin sa ating mga kakilala. Magandang pag-alaga sa ating lahat.